May heartburn, nangangasimantyan, may GERD, may ulcer, di ba? Paano ba natin malulunasan to? Kung pwede walang gamot. Actually, mas maganda nga kung walang gamot eh. Yung gamot, makakatulong naman siguro pag acute lang, baka 1 week, 2 weeks lang iinumin. Pero pang matagalan, eh, mas maganda kung walang gamot. Okay? Pero syempre, consult kayo sa gastroenterologist nyo. So ito ginagawa ko. Actually, may heartburn ako, may GERD din ako. Itong ginagawa ko, hindi naman ako umiinom ng gamot eh. So pagkain nakakatulong, pagkain iiwasan, at anong gagawin sa may heartburn, GERD, at acidic. Ano sintomas nito? Kaya nga nila tinawag heartburn eh, parang nangangasim. Diba? Ito, alam na alam ko yung symptoms. Nangangasim siya, paghihiga sa gabi, parang maraming laway, laging malapot. Tapos pati boses mo namamaos, medyo mapakla ang lasa. Diba? Pag burp mo, maasim, pwede yan. Minsan makabag din yung tiyan. Minsan nasusuka, burping, medyo mahapdi dito sa gitna ng tiyan, bandang kaliwa. Tawag lang nila heartburn, pero hindi galing sa puso, sa tiyan galing. So, mga sintomas halos pareho eh. Kung heartburn man yan, or gastritis, gas-gas din yan dahil acidic. Pero kung mas malala, pag may uka na yung sikmura mismo, peptic ulcer na ang tawag natin dyan. Papakita ko yung mga pagkain dapat kainin at yung mga dapat iwasan. Pero basically, iwas sigarilyo. Mas gusto natin high fiber yung diet. Iwas alak, tuturo pa natin. Tsaka yung mga pain relievers. Pain relievers, bawal. Okay, bawal yan. Mga ibuprofen, naproxen, ketoprofen, mefenapic acid. Pag may ulcer ka na, uminom ka niyan, baka lalong masugat ang sikmura. Mamaya mag-bleeding pa yan. So ano yung maiiwasan? Number one, alak. Irritant yung alak eh. Mahapdi sa tiyan yung alak. Lalo na kung walang laman ang tiyan. Lalo na kung may sugat na ang tiyan, mas hindi maghihilom pag iinom ka ng alak. Bawal. Kape. Actually, ang kape, depende sa inyo eh. Siguro kung malabnaw lang yung kape, pwede naman. Kung black coffee, baka pwede naman. Pero yung medyo matapang na kape, ayon sa pag-aaral, nakaka-acidic din. Kasama soft drinks, di ba? Soft drinks, masakit din sa sikmura. Kape, nakakadami ng stomach acid production. Pero depende sa inyo. May mga karne na mahapdi din sa tiyan. Yung masyadong maaalat, maraming preservative, yung mga seasoned meat, ganyan. Yung mga ham, salami, sausage, matataba. Pag matataba kasi, mas matagal nananatili sa tiyan. Minsan, mas masakit sa tiyan. Konting iwas sa ganito. Oily foods. Sinabi ko, oily foods, oily dressing. Minsan, nakaka-trigger ng acid din yan. Okay? Mas gusto lang mga gulay, kanin, high fiber. Mas kalmado yung tiyan natin. Pag oily, fast food, mas hindi kalmado yung tiyan natin. Very spicy, syempre, di ba? Actually, healthy naman ang spicy. Pero kung sobrang spicy, matapang masyado, maraming paminta, maraming sili, eh, pwedeng sumakit ang tiyan mo. Mahapdi, mainit. Salty foods, may pag-aaral. Pag masyadong maalat, pickles, olives, yung sobrang salty, hindi rin maganda. Ayon kasi sa pag-aaral, yung ulcer, hindi lang siya dahil sa stress o dahil hindi ka kumakain. May isang bacteria din, Helicobacter pylori. So, pag meron nitong bacteria na to, napapataas yung chance ng ulcer. Itong mga salty foods, konektado dun sa pagdami ng bad bacteria. So, ayaw natin na masyado maalat. Parang junk food, fast food, salty, oily, mas ayaw ng tiyan natin. Chocolate, actually, medyo acidic. Healthy sana ang dark chocolate. Pero kung may acid ka niya, lalo na sa gabi, subukan nyo. Nasa sa inyo. Pero sa akin, di po pwede. Pag maraming chocolate na ano, acidic, lalo na sa gabi, parang hindi siya, alam mong dumami yung acid mo. Okay? So, yan yung mga iiwasan natin.
Ngayon naman, ano naman yung mga pagkaing makakatulong? Diba? Ito yung mga kailangan natin gawin. Ano yung mga may medical studies na makakatulong sa ulcer? Hindi lang ulcer ang pinakamalala eh. Diba? May uka. Pag gastritis, mas mild konti, heartburn, acidic, gastric reflux, mas mild yun. Pero maasim din ang pakiramdam. So, ano mga tulong dito sa mga sakit na to? Cabbage juice. Maganda pala tong cabbage eh. Doc Lisa, ano bang pwedeng kainin? Repolyo? Okay, pag ginagawang juice, maganda. I think mga pipino juice, maganda rin eh. Mas kalmado daw yung tiyan. May mga pag-aaral nakikita. Basta uminom daw nitong kumain nito or uminom ng juice nito, mga vegetable juice, nakakabawas sa H. pylori infection, nababawasan ng ulcer. Gulay kasi basically mas kalmado ang tiyan. Sari-saring gulay, broccoli, cauliflower, kale, lahat yan pwede. Huwag lang nga masyadong spicy. Kamatis pro and con eh. Oo, marami nagsasabi yung kamatis nakaka-acid din kung masyado marami. Siguro konti-konti lang kamatis o ketchup, konting bawas. Dapat yung gulay medyo niluto din. Or kung hindi luto, yung mga madali lang matunaw. Pero yung mga gulay natin, huwag din masyadong hilaw, masyadong matigas, baka masakit yung satsyan. Probiotics, okay? Ang probiotics, mga supplement yan, marami siyang good bacteria, medyo may tulong sa sakit sa tiyan. And probiotics, nag-stimulate production ng mucus, maganda yan para gumanda yung lining, mga good bacteria. Dok Lisa, naubos na probiotics natin, bibili tayo. Mahal lang itong probiotics. Oh, hindi po natin nina-endorse, wala pong brand to, pero may tulong siya. May maraming pag-aaral to. Kahit tanong nyo pa sa doktor nyo, probiotics, maganda sa tiyan. Yung mga fermented ito, yung mga yogurt, yan, may tulong naman. Saging, favorite natin, saging para sa heartburn, sa ulcer, gastritis. Meron siyang leucocyanidin. Nakakatulong, pinapadami yung pangtapal ng sikmura natin. Bawas acidity at nababawasan ang sintomas ng ulcer. Maganda po saging. Parang tumatapal siya yung texture niya. Kaya ko lagi ako may saging. Madaling araw. Ayan, no? Marami nga eh. How to treat stomach ulcer naturally with bananas. Ang dami pag-aaral. Ayan, no? Diba? Hindi naman sobra laking medical studies. Paano pagkain to eh? Wala naman magsusupport ng ganun kalaki. Pero sa mga maliliit na pag-aaral, may tulong na itong saging. High fiber, saging, apple, okay naman. Pwede rin siya. Okay. Strawberry, grapes, pakonti-konti, huwag lang masyado maasim. Chamomile tea, pamparelax nanti yan. Diba? Mainit pa siya. For anxiety, for makabag, nag-iispasa, masakit nanti yan. May mga pag-aaral dati, may anti-ulcer properties lang. Hindi pa ganun kalaki yung pag-aaral, pero wala naman masama, pamparelax, chamomile tea. Lagi ako may chamomile tea. Turmeric, okay naman, luyang dilaw, di ba? Parang salabat. Huwag lang masyado matapang, huwag lang masyado maanghang, ano. May tulong matanggal yung H. pylori infection, protect stomach lining. Maliliit lang yung pag-aaral, pero wala namang masama. Sa labat, pwede rin. Huwag lang masyadong matapang. Honey. Okay, may antibacterial properties, panglaban ng H. pylori. Huwag lang masyadong marami, baka tumaas ang blood sugar nyo. Pero yung honey, basically, kapalit ng asukal, pwede rin. Aloe vera, may mga pag-aaral eh. Oh, actually, hindi ko pa ito natatry eh. Pero sa mga pag-aaral, based on the studies, meron din siyang antibacterial properties. Garlic, depende. Dapat luto, wag lang masyadong marami. Sa akin kasi masyadong bawang, masakit din sa tiyan eh. Diba, mahapdi din. Pero alam nyo naman yung garlic, maganda sa blood pressure, maganda sa cholesterol, antibacterial, antimicrobial properties, maganda siya. So,
bawang pwede, sama nyo sa pagkain nyo. Gano'ng karami? 2 butil sa isang araw. 1, 2. Good for high blood, good for high cholesterol. Karne, lean meat, huwag matataba. Pwede yan. Okay, okay rin sa tiyan. Fatty fish, mas maganda. Mataas omega-3 fatty acids. Kanin, tinapay, yan, okay yan. Kalmado ang tiyan natin dyan. Lugaw, kalmado, huwag na masyadong spicy. Ito, questionable gatas. Dati, lumang panahon, gatas para sa ulcer, di ba? Mas kalmado. Pero, lately, yung iba, nakaka-increase din ng acid. So, yung gatas, depende sa inyo. Kung ako, mas gusto ko saging, tsaka hot water. Okay? Hindi ako pwede ng gatas, eh. May lactose intolerance ako. Kung may lactose intolerance ka, sasakit yan mo, kabag, mag-LBM ka. So, gatas, depende. Pwedeng may tulong, pwedeng makakasama. So, siguro, iwas na lang. Parang chocolate yan. Okay? Kung herbs and spice, konti lang, mild lang. Huwag lang masyadong spicy. Diba? Para hindi sumakit ang tiyan. Hot water, basically, pwede yan sa tiyan. Digestion, stomach pain, pinakamura, hot water lang. Mas kalmado ang tiyan, diba? Mas makakadumi ka. Other tips, diba? Lifestyle tips, dapat maluwag lang yung pantalon, huwag masyado masikip, lagi kong ginagawa yan. Kain, huwag sobra dami. Kasi pag sobra dami, aapaw yan. 4 to 5 small meals in a day. Huwag 2 platong kanin pa konti-konti. Mas balance. Bago matulog, hindi dapat kakain. 3 hours before eating. 3 hours before sleeping pala, doon ka lang kakain. Kaya pag ang tulog mo alas 10, dapat 7 p.m. Ako nga, ginagawa ko, ang kain ko mga 6 p.m. Wala nga ako after 6. 6 p.m. huling kain, tulog ko mga 10. So, 4 hours ako walang laman natin. Tapos nilalakad ko pa para walang laman. Kundi paghiga mo, akyat yung acid. Huwag agad hihiga. Okay? Pag bagong kain, ayun, 3 hours. Upright. 5 small meals in a day. Rest. Bawat kain. Pero lakad-lakad. May tulong ang lakad-lakad. Okay? So, yan mga tips natin para malunasan tong mga sakit. Heartburn, acidic, GERD, ulcer, ng who knows, ng hindi umiinom ng gamot. Salamat po.